So it's been a while since the last time I uploaded a video and I'm back. By the way, I am Mikaya Espinosa sa mga hindi pa nakakilala sa akin. You're soon to be Mamshi. Yes, obviously, I am 20 weeks preggy, so medyo malaki-laki na rin si baby. And I'm hoping and praying na sana maging successful and sana walang complication akong mararanasan all throughout my pregnancy journey. And also, I'm praying na sana maging healthy kami both ni baby. Sana paglabas niya is healthy siya. So in this video, isi-share ko lang sa inyo yung mga symptoms na na-experience ko nung mga panahong hindi ko pa alam na buntis pala ako. As a first-timer, so wala talaga akong kaalam-alam, was knowing yung tita nyo na buntis ako kasi nga aside sa irregular yung menstruation ko dahil nga meron akong PCOS, so hindi pa namin ini-expect na magkaroon kami ng baby. So ayun, and talagang unexpected yung pagdating niya, pero masaya sa feeling and I'm thankful na dumating siya. Pero at the same time, I am excited and masaya. Masaya yung feeling ko. Dahil para sa akin, of course, lahat naman ang sinasabi pag may dumadating is a blessing. Of course, blessing talaga siya. And parang surprise gift siya sa akin. Kaya talagang medyo excited ako. Sana nga walang magiging problema sa paglabas niya dahil na yung mga panahong hindi ko pa alam na buntis pala ako is marami akong mga na. And ayun, yun nga, isi-share ko sa inyo yung mga sintomas. Actually, nag-search ako kung saan lagi-lagi dahil nagsa-search sa kaibigan natin, ang takbuhan ng bayan, which is si Mr. Google. So, ito, na-search ko siya sa website ng smartparenting.com.ph kung saan ito yung mga common symptoms ng mga buntis. Ito yung i-share ko sa inyo is kinuha ko lang siya dito sa website ng smartparenting.com.ph, pero i-share ko rin din sa inyo kung alin doon yung mga na-experience ko nung time. So ito yung mga early symptoms na may experience mo during your early pregnancy. So mga basically 1 to 3 months, which is yun yung first trimester kung saan talaga makaka-experience ka ng mga symptoms. And unang symptoms is delayed period, which is for me, na-experience ko siya. Ever since naman irregular talaga yung menstruation ko, so hindi ako dinadatnan ng katulad ng iba, ng normal na every month. Usually, nagkakamens ako ng every other month. So, nalalaktawan ng isang buwan bago ako nagkakaroon ng menstruation. So, kaya yun yung time na hindi ko talaga expect. Dahil hindi ko kasi minomonitor yung menstruation ko. That's why. Siguro dahil umabot na ng 3 months, I think na-delay ako. So, doon ako nag-doubt. Yun, napapatanong na ako sa sarili ko kung bakit super delay na yung menstruation ko. Next is pagsusuka or morning sickness, which is yun yung lagi natin napapanood sa TV pag buntis, nagsusuka. So yun talaga yung pinaka number one na sintomas ng isang buntis, which is naranasan ko din. So lagi ako nagsusuka nung time na yun, na akala ko parang ina-acid yung akala ko sinisikmura lang ako. Nagtataka ako bakit sobrang hati ng sikmura ko. Which is yun na pala yung sintomas. Isa na pala yun sa sintomas ng pagbubuntis, which is pagsusuka or ang tawag doon morning sickness. Hindi ko alam kung bakit morning sickness yung tawag, pero kasi nung time na yun is every night ako nakaka-experience ng pagsusuka, hindi morning. Kasi nga dahil nagpupuyat din siguro ako, kaya sa gabi ko na-experience yung morning sickness. And then next is madaling pagkapagod at madalas na pagkahilo. Ito ay dahil sa pagtaas ng level ng progesterone. Nagiging sanhi ito ng pagkaantok at pagkapagod matapos ang kahit simpleng gawain. So, ako, aminin ko tamad talaga ako. Pero, ang time na yun, parang
yung pagiging tamad ko is nag-level up. So, naging super tamad na talaga ako. As in, parang ayoko na lumabas. Lagi na lang ako nandito sa kwarto. Lagi nakahiga. So, mga ganung bagay. And ayun nga, makakaranas ka rin daw ng pagkahilo, hirap ng paghinga, at heartburn. Which is yun nga, yun lagi kong sinasabi, yung parang sinisukmura ko. So, parang ang sobrang, ano, ng sikmura ko. So, yun nga yung tinatawag na heartburn. And then, nakakaramdam din ng pangangalay ng katawan, lalo na ang balakang at tamad na pagkilo. So, hindi naman ako, nung naliligo ako, parang nangangalay yung balakang ko every time na yumuyupo ako or yung matagal akong yumuko. So, doon ako nakaka-experience ng pangangalay sa balakang. And then, yung sa kamay ko yun, eto, namamanhid na hindi ko siya maramdaman. Itong daliri na to. Next na sintomas is spotting. Makaka-experience ka ng spotting. Yun yung pagpatak-patak ng dugo. Or akala natin, min-mens lang tayo. Pero konting patak lang siya ng dugo. And then, makaka-experience ka din ng pananakit ng puson or dysmenorrhea. So, matinding cramps. Pero itong spotting na to is hindi ko naman siya na-experience so far. And parang nabasa ko or parang narinig ko lang na dapat maging aware ka din sa spotting. If ever maka-experience ka nito, kailangan mo talaga agad ikonsulta sa mga sa OB mo or ayun, kailangan mo siya ikonsulta agad kasi yung spotting is isa din siya sa reason ng pagkalaglag ng baby. Next is mapili o mapaghanap ng particular na pagkain. So mapili, oo. Ito, na-experience ko din yung maging mapili at naghahanap ako ng mga pagkain na patok sa panlasa ko. Kasi lahat talaga ng pagkain ay ayaw ko. Ayaw ko din yung lahat ng kung ano yung may mga amoy. And dun ko napansin, which is yung partner ko, is lagi siyang every morning kasi hinatid niya si ate sa work. So pag uwi niya, may dala siyang pares. Yung may rice na may parang baka, something ganun. So, and doon ko napansin na super hate ko yung amoy ng pares. So, talagang parang tumataas yung sikmura ko at nasusuka ako. And then, nahihilo ako sa amoy. So, super inis ako na naaamoy ko yun. Doon ko napansin na talagang parang ang lakas ng pangamoy ko. Next is maselan ang pangamoy. Which is yun nga yung sinasabi ko kanina, is talagang super selan. Lahat ng pangamoy, lahat ng naaamoy ko is ayaw na ayaw ko. Mabango man o mabaho. Basta gusto ko yung lahat is unscented. So as in zero. Normal lang na hangin yung gusto ko maamoy. Katulad ng mga shampoo and sabon na ginagamit ko is tinigil ko lahat. So as you can see, super nagda-dry na yung hair ko dahil wala na talagang treatment yan. So, tinigil ko lahat kasi ayoko na ako yung mga shampoo, sabon, as in zero. Gusto ko zero na pang-amoy. As in wala. Kahit ano, sa pagkain, pabango, whatever. Talagang ayaw na ayaw yung mga naaamoy ko. Very hate ko maamoy yung katol. And which is, kailangan mo rin iwasan yun dahil nga may mga chemicals nakahalo doon. Also, yung sayosi, yun, hate na hate ko lahat, as in. Kaya, as much as possible, pag may naamoy na ako, is umiiwas na ako. And next is paninigas at pananakit ng suso. Paninigas at pananakit ng suso, which is, may experience mo yun dahil na parang pinaprepare din yung breast natin. Magkakaroon na siya ng milk. So, parang pinaprepare yung katawan natin. Kaya, may experience natin yung pananakit ng suso at paninigas. Pero, nung time na yun, is na-experience ko is parang may tumutusok-tusok lang sa loob. And then, next is madalas na pag-ihi. Yes, talaga. As in, super. Lagi kang naiihi. Especially sa paggabi. Kaya, iniiwasan kong uminom na maraming tubig bago ako matulog kasi napuputol yung tulog ko dahil lang sa naiihi ako. Kaya, ayun, kahit super sarap na ng tulog ko, maramdaman kong naiihi na ako, nagigising na ako. Lagi-lagi mo may experience yun pagbuntis ka. Dahil daw, dumarami ang dugo sa katawan, kaya mas tumataas ang production ng tubig sa kidney at lumalaki ang matres, kaya naiipit ang pantog. So, ayun. And next is
constipation nung early pregnancy and my first trimester, hindi ko na-experience yung constipation. Ngayon lang on my second trimester, which is 4 to 5 months. So, 5 months na yung chan ko ngayon. And super constipated ako ngayon. Hirap talaga akong dumumi and umaabot ng 5 days bago ako makapagbanyo. Super uncomfortable talaga, uncomfy sa akin. And ang ginagawa ko para lumambot yung poop ko is that tubig lang. Although, meron namang nireseta sa akin yung OB-gyne ko na gamot, na pampalambot talaga, pag super kailangan lang. So, hindi ko siya binili kasi ayoko rin masanay yung katawan ko sa gamot or natatakot na ako baka magkaroon ng effect, magkaroon ng epekto sa kay baby. So, as much as possible, kung ano yung mga natural na remedy, yun yung gagawin ko. So, ang ginagawa ko is talagang umiinom lang ako ng maraming tubig and then nagagatas ako, which is yung Bear Brand na gatas. Itong Bear Brand na gatas, pinapapak ko to minsan para lang talaga lumambot yung ano ko and makapaglabas ako ng sama ng loob ko dahil super tigas talaga. At yun nga daw ay dahil nga din sa pagbabago ng mga hormones natin and yun, bumabagal yung pag-digest ng pagkain. Next is pagkakaroon ng pimples or acne. So far, hindi ko naman na-experience ang magkaroon ng mga pimples and acne during this pregnancy kasi nga kahit na tinigil ko na yung mga skincare na ginagamit ko before and nung time na yun, gumamit pa ako ng rejuvenating and doon din ako nagtaka dahil nung naamoy ko yung rejuvenating na ginagamit ko na product is parang nagtaka ako bakit super strong na ng pang-amoy ko. As in, hindi ko kaya yung amoy niya. Kaya dun din ako nagtaka. Kaya tinigil ko agad nung nalaman kong buntis ako. Next symptoms is pagbabago ng mood or mood swings. Nagiging emotional, mostly sa mga buntis, nagiging emotional, maramdamin, talagang yung iba, umiiyak. Ganun. Also, madali din mainis kahit sa maliit na bagay lang. Which is, para sa akin, yun din yun na experience ko talagang. Yung mood swings ko is hindi ko makontrol. Agad-agad ako nagagalit. Especially ng time na yun kasi nagtuturo ako ng module. Module? Nagtuturo ako ng module. So, and yung tinuturoan ko is parang beginner pa lang. So, hindi agad niya nakaka-catch up yung mga tinuturo ko. Kahit paulit-ulit ilang beses. So, nung time na yun, talagang naiinis ako, nagagalit ako pag hindi niya na agad nakukuha yung mga tinuturo ko sa kanya. Kahit pangatlong beses ko nang tinuro and then nakakalimutan niya, talagang umiinit yung ulo ko. And nung time na yun, nagagalit na ako sa kanya. And after nun, talagang super yung galit ko na hindi ko makontrol yung sarili ko. After ko magalit, dun ko na marirealize. Bakit kaya ganun? So parang nakokonsensya ka after mo magalit. Pero yun, parang normal din lang din pala yun. Kahit kay Seth, is nagagalit ako na super duper. Kahit pag hindi niya naririnig yung mga sinasabi ko, agad ako nagagalit. And then last is pagdagdag ng timbang. Yeah, talaga madadagdagan yung timbang mo dahil nga rin hindi na lang yung bigat mo dahil kasama na rin si baby dun. Lumalaki, unti-unti yung lumalaki na rin siya sa chan mo. So, nadadagdagan yung timbang natin. So, that's it. Yun yung mga signs and symptoms. Kung paano mo na malaman na buntis ka pala. Nung time na yun, nung time na nagda-doubt na ako na buntis pala ako is nag-take na ako ng PT. Hindi lang once, kundi thrice. So, kasi nung una kong nag-try ng PT is yung isang guhit is super clear and nung isa is parang ano lang siya, malabo. Kaya hindi ko rin sure kung it's either positive ba siya or negative. And then nag-try ako ulit. And then on the third time is super visible na ng dalawang linya. Kaya talagang doon ko na na-confirm na talagang
buntis na ako. And then, nagpa-consult na ako sa OB. And, ayun. Then, tuloy-tuloy na yung check-up. I hope pag once na experience na niyo na yung mga signs and symptoms na to, agad na kayo magpa-consulta sa mga OB ninyo. Para maging aware kayo, lalo na sa mga first-timer, katulad ko, na talagang hindi alam ko ano yung dapat gawin. And dahil din, wala din akong parents dito sa tabi ko para sabihin sa akin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Wala ka talaga ibang maaasahan kundi yung OB mo. And minsan, yun nga, nagre-research ako, nagbabasa ako ng mga articles tungkol sa pagbubuntis. Yung mga, sumasali ako sa mga page ng mga buntis, yung mga ibang buntis din na nagsishare ng mga story nila. Doon ako nakakakuha ng mga information and knowledge. So, ayun, good luck sa mga breaky din dyan or yung mga nagda-doubt na buntis ba sila or hindi. So, ayun lang. God bless to everyone and see you on my next one. Bye!